Okay guys, ngayong gabi mag-aayos tayo ng electric pan. So ngayon, itong nasa harapan natin ay ito yung tinatawag natin na kuhan stator o motor ng electric pan. So itong mga wire na to, iba-ibang kulay ito dahil magkakaiba siya ng function. So itong green ay common. Common yan. Puti, na yan yung number 1. Yung black, yan naman yung number 2. Yung red, yan naman yung number 3. Kung mapapansin natin, meron dalawang wire dito na color yellow o dilaw. Yan yung para sa capacitor. So dahil non-polarity yung capacitor, kahit saan yan, okay lang. So ito naman, iti-tester natin siya. So yung isang ng tester sa common, then subukan natin sa number 1. Makikita nyo umangat yung sa tester, indication na okay yung motor o stator. Then pangalawa sa color black, so yan medyo umangat siya. Then sa number 3 umangat palalo, so ibig sabihin yan okay yung stator na ikakabit natin. So sama na natin yun para sa capacitor. Ayan, oh ayan pa, so okay siya. So, bagong-bago talaga yung capacitor. Okay guys, ito naman yung tatanggalin natin yung bushing. Yan, tinuturo ko. Yan, yung pangalawa. So, tanggalin natin yan gamit yung flat screw. So, tusukin natin din, dahan-dahan natin iangat. Ayan, oh, so umaangat na siya. Then, natanggal na. Okay, yung sunod naman. Okay, dahan-dahan lang para hindi mabasag yung kaha ng electric pan. Okay, so yan, natanggal na. So pagkatapos niyan, ito yung bushing pinapakita natin. So palitan natin ng bago, then ikabit ulit natin. Ganyan lang. Then yung isa, okay. Then yung parang spring, ilagay na rin natin. Nakalimutan ko yung tawag dyan. Ilagay natin. So ayan, pinapakita natin. Ang sunod niyan, ilalagay natin yung parang ano niya, parang lock niya. Okay? So ayan, so ipasok lang natin, dahan-dahan lang din. Ayun, pumasok na yung pangalawa. Ito, so tusukin ulit natin. Ayan, tulak natin, papapa. Ayan. Ayun o. Okay, ngayon pupukpukin natin siya gamit yung tubo. Ayan. So, mabilisan lang, isang palo lang pwede na yata. So, isang palo, isa. Okay, so tingnan natin. Tingin ko okay na. Okay, yung pangalawa. Okay. Then 1. O pangalawa. 2. So tingnan natin kung okay siya. So mas malaganda yung isa. Pangalawain na rin natin. Okay, susunod naman natin yung shafting. So, pupukpukin lang natin yan ng martilyo. Medyo laksan lang natin para tanggal agad. So, isa, dalawa, tatlo. Okay, so natanggal agad siya. Kung nakapansin nyo, tumilapon. So, palitan natin siya ng bago yung binili natin. Ayan. Ayan, so tingnan muna natin. Tapos, ipasok na natin sa butas. Lagyan natin ng oil para mabilis pumasok. Okay. Then tansahin natin. So lagyan pa natin sa loob para talagang mabilis yung pagpasok niya. Then lagay ulit natin. Then ang pamalo natin ay kahoy para hindi masugatan yung bakal. So yun. Okay, so after nyan, sukatin natin kung sakto na yung kinalalagyan ng rotor. So mukhang okay na siya. Pwede na siyang ilagay. Ayan. So lagyan naman natin ng spacer. Ayan. So simulan natin sa likod. Ayan. Yung maliit na spacer. Okay. Then oil. Yan sa harap naman. Kasi mahigpit yan eh. Hirap ilagay. So ayan. Para mabilis lang. O diba? Saglit lang. Lagay ka agad. Then spacer ulit. Ayan. Okay. Then ipitan natin. Then after nyan,
Lagyan natin ng oil yung bushing kasi meron yan sa loob eh, para hindi siya matuyuan pag gumana na. Okay, yung pangalawa. Okay, so konti lang naman, yung alam nyo basa na yung nasa loob niya. Okay, next nyan yung sa gearbox, ikabit natin. Yan. So lagyan natin ng tornilyo. Okay, lagay na. Then higpitan na natin. Yan, mas magandang gamitin to kasi mas madali yung trabaho. Yan, saglit lang nilagay na. Okay, pangalawa. Okay. Then yung pangatlo. Okay na. So, halos tapos na. Okay. So, sunod naman natin, lagyan natin ng oil yung shafting. Then, ikabit na natin. Okay. Yan. So, saktong-sakto siya. Okay. So, tingnan naman natin yung motor. Ikabit na rin natin. Okay. So, yan. Okay. So, nakita nyo. Nakabit na yung motor. So, next naman natin yan. Yung isa pang kahangay. Kaya ilalagay din natin. So, yung pinapasinasabi natin. Yung may kulay pula. Yan dapat yung nasa likod. Hindi yung one. Ayan, nakikita mo sa harapan. Hindi yan. Yung nasa likod, ha, babaliktad yung ikot niyan. Okay. Then, lukutin natin yung wire. Okay. Ayan. So, siguraduhin natin na hindi naipit. Para pag hindi, pag hinigpitan natin, hindi siya masugatan. Then, yung kahana, ilalagay na natin. Yan. So, tingnan natin kung maluwag. So, ang tingin ko, mukhang saktong-sakto na to. Okay, so, lagyan na natin ng tornilyo. Ayan, so higpitan na natin. Okay. Ayan, higpit pa. Mahirap kasi na itong higpitan. Hindi magamitan ng machine. Okay, next naman natin, tingnan natin kung sakto, maganda yung pag-ikot. Paluin ng isang beses. Then, tingnan natin. Diba, ang ganda na ng ikot niya. So, ginagawa natin yun para ma-align yung shafting at saka yung bushing. Ayan, oh, maluwag na siya. So, ganda na ng ikot. Okay. So, next naman natin yung wire. Lagyan natin ng shrinkable tube. Lagyan natin para hindi masugatan kasi bago nga yung motor. Ayan. So, ilagyan lang natin. Okay. Then, so, painitan natin. Ayan. Okay. Para humigpit. So, pinapainitan lang yan. Okay. Ayan. So, ngayon, i-position na natin. So, tanggalin natin yung isang tornilyo kasi, yan, o, tatanggalin natin yan. Kasi, dyan ilalagay natin yung lock naman niya, ng wire, para hindi naman magalaw. Okay, so pag natanggal na, kunin natin yung panglock niya. Then, ikabit natin. Then, ilagay ulit natin. Okay, yan. So, higpitan na natin. Ayan. Okay na. So, next naman, ipasok natin siya dun sa, ano niya, ayan o. Yung pasukan ng mga wire dito sa may
kaha niya. Okay. Ayan. So, ipasok lang natin. Then, pagkatapos niyan, tornilyohin na natin doon sa neck niya o sa leg niya. Ayan. Okay. Hipitan natin. Ayan. Then, ilagay natin. Yung parehin sa gearbox, yung pag umiikot. So, yan yung nilalagay natin. Yun, no? Okay na. So, okay. Yung sa wire naman, tandaan natin na yung green ay common. So, ilagay natin doon sa isang wire na para naman sa switch nun. Okay? Ayan. So, ayan. So, may string cable tube na rin siya. Next naman yung number 1. So, alam natin na yung puti is number 1. Doon naman sa selector switch niya, yung dilaw ang number 1. So, yun ang pagsasamahin natin. Ayan. So, ito siya. Lagyan lang natin ng string cable tube para hindi na tayo gagamit ng electrical tape. Okay. So, kabit na natin. Kung mapapansin nyo guys, meron dyan na tester. Ha? Tinester ko muna kasi yan, para malaman ko kung alin yung number 1. Okay, next natin yung gray sa black. So, kuha ulit tayo ng shrinkable tube. Putol tayo ng konti. Then, ipasok natin ulit dun sa wire. Bago natin pag-iduktong yung gray doon sa black. Sa number 2. Yan yung sa selector switch, number 2 siya. Ayan. Okay. So, kabit na natin. Okay. Okay na. So, next naman natin is yung red. Alam naman natin na yung pula is number 3. So, ilalagay natin yan dun sa selector switch na number 3. Ang kulay naman nun is pink. Siya pala guys, itong electric pan na to is standard. Ayan, so kulay pink siya. Napansin nyo, kulay pink. Pasensya na guys, medyo malabo kasi gabi tayo gumawa eh. Mag-alas dos na to ng madaling araw. Okay, paglagay ng shrinkable tube, ikabit na natin. Pagkatapos na ito, painitan natin para mag mahigpitan yung pinagduktungan natin. Ayan, so lagay na natin ulit. So ayan, so painitan natin. So wag natin susunugin na makikita nyo naman umihigpit agad yan pag nainitan. Okay, so next naman. Then, yung next, number 2 natin. Ayan, halos tapos na rin. So, sa number 1 naman tayo. Ayan, no? Malapit nang matapos to. So, ganyan lang guys, mag-ayos ng electric pan. Napakadali lang. Basta't alam mo yung mga function ng bawat ginagalaw natin na wire nung sa electric pan, napakadali lang. So, isusunod natin dito is yung capacitor natin. Ayan. So, yung capacitor, tester muna natin kung okay pa yung dati. Yan kasi yung luma eh. So, 1.5 yan. So, tingnan natin. 1.5. 01. So, ibig sabihin, okay pa siya. Hindi pa siya sira. O, naglalaro siya ng 0.02, 0.01. So, okay pa yan. So, ito na lang ikakabit natin para hindi na tayo gumastos. So, lagyan din natin ng shrinkable tube. Paalala ko lang, yung capacitor natin ay non-polarity. So, ibig sabihin, kahit magkabaliktad yan, walang problema. Ayan. So, naikabit ko na. So, painitin naman natin. Okay, so ayan. So, pasensya na ulit guys sa boses natin. Medyo nahihiya pa tayo. Kasi first time to nagagawa ko ng video
na ako mismo yung nagsasalita. Hindi ko akalain na ganito pala ito kahirap. Okay, so ayusin natin yung takip. Guys, kung napansin yung wire, hindi ko na masyado inayos. Gawa nga na, ano naman yan eh, naka-string cable tube naman. Alam na, alam naman natin, hindi na yung magkaka-short circuit. Kasi wala namang gumagalaw sa loob. So, lagyan na natin yung tornilyo. Okay. Then, yung... Yeah, so test muna natin kung gumagana siya bago natin isaksak. Baka mamaya naman may short circuit. E di masunog naman. Sayang yung ginastos natin. So ayan na. So testing na natin. Ayan. Makita natin guys. Alos tapos na yung electric pan. Gumana na. Okay. Paikuti natin. Ayan. So okay siya. Hindi siya nakakaano. O diba? Bilis. So, okay na siya. So, next na ito, ilalagay natin yung kaha niya. Tapos, bukas, text na natin si customer, sabihin natin na tapos na yung electric pan niya. Ito nga pala guys, yung ilalagay natin sa lakyan dun sa LEC. So, yun. So, yun ang kinabit natin. So, next naman, yung paglalagtagan natin ng kuhan. Yan yung mga case niya. Sensya na guys, hindi ko alam yung tawag dito eh, nakalimutan. So kung paano natin tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. Okay, then higpitan na natin. Siya pala guys, itong ginagamit ko na kuwan, pang ginagamit ko bilang pang screw. Mas maganda to kasi hindi siya nakakapagod. Tapos ang bolt niyan is 12 volt lang. So yung maliit lang. Huwag yung 20 volt kasi malakas nasisira yung gamit natin. So, yan o. Tapos na. So, okay guys. Dahil natapos na to,